Welcome to my YouTube channel, OTOG TV. One, two, three, come on! Hello, how are you? Kumusta sa lahat-lahat, mga undo, mga inday? Kumusta sa ating lahat? Kung bago ka pa sa channel ko, please like and subscribe. Please, please, please. Okay, so sana naman nasa mabuting kalagayan ng lahat. So, today's video, I just wanna share with you all what is happening right now. Ako sobrang groggy na because the COVID virus is really in our house. Before my husband's birthday, that was January 19, he started to have a fever and back ache, so ayaw mawala yung sakit na yon sa likod niya, and then we just thought it just only started to having a flu or something, but then later on di siya talaga siya nawawala, even nag-take na siya ng mga pill or whatever. After a week ganun pa rin, I feel sick pa rin, so we decided to take a COVID test. Yeah, last week, Monday. So ayun, pumunta siya ng CVS. Nagpa-COVID test siya, and then it came out positive. He had positive COVID. So, my God. So yun na nga. Hindi naman siya ganun ka-worse. Nagka-fever lang siya ng ilang araw. And then ang ginawa namin, bumili lang kami ng pang flu na medicine and vitamins too, and also healthy foods. You're always eating healthy food, salad, fruits, just like that. And then ginaboost lang namin palagi yung immune system niya para maging strong siya. But then later on, yun, naka-recover na yung katawan niya, medyo nawala na yung backache niya. So until now, I think still recovering. So that's why hindi muna siya pumasok sa work, dito muna siya sa bahay, nagka-quarantine. After he was tested positive, nagsiparik na kami ng room. Bali ako doon ako naghiga sa daughter ko na room. So doon nga kami ng guest ko. So doon kami nagstay. So then after that, I thought maging okay na lahat, but then later on, a week ago din, while my husband is feeling sick, I started to have headache. Every morning I have headache. So I just took a pill and then that's it. But then yesterday when I woke up, ganun pa rin, masakit pa rin yung ulo ko, but different this time na kasi may runny nose na ako, and then I have phlegm na, and may fever na rin ako yesterday. So yung ano naman niya is umabot siya ng 100 yung thermometer. So yun. So hindi naman ako lang naging weak. Hindi ako weak. Actually, meron akong fever, headache, that's it, and runny nose. But then, so I just, okay, I'm okay. And then my husband told me to take a COVID test. So I insist. I said, no, I'm good. It's okay, because you know, kung mag-test din ako ng COVID tapos maging positive, meron din naman. Wala din naman tayong talagang medicine for it, di ba? So, ayun, nag-stay lang sa bahay hanggang until today. Today, wala na akong fever, actually. But I still have my headache a little bit.
my runny nose is still there. Ayan, so medyo ano pa nga ako kasi nga nag-runny nose pa siya. So, ano pa, malinaw yung ano ko, sipon, sobra. And then, I noticed lang, couple of hours ago, I noticed, I lost my smell and my taste. I lost my smell and taste. Oh my god. But I'm hungry. Gusto kong kumain pero wala siyang ano, wala akong malasahan. Tapos nagtry ako ng mga ano pa, bango or whatever, disinfectant, na maamoy ko yung mga strong smell na alam ko na strong sila, but hindi ko talaga siya ma-smell. So, yan ako na talaga na may virus talaga. Totoo talaga ang virus. Ay nako. So, I just worried now. Kasi yung baby boy ko, yung youngest ko, nagbe-breastfeed ako kasi. So, worried lang ako sa kanya. So, hopefully, Lord, huwag naman. Huwag naman yung baby boy ko kasi kawawa naman. O kaya, ang ginagawa ko, nagmamask ako. Ito, gamit-gamit ko yung mask ko. Just to, you know, make sure na hindi talaga siya mahawaan. Pero, ay nako, ayaw ko lang. Thank God naman at malakas-lakas din naman yung immune system niya. So, ayun. So, hindi naman ako weak. Yung husband ko, hindi kami weak actually. Ang ginagawa lang namin talaga, medications lang pang flu. Paracetamol, o di kaya yung ibuprofen, and then vitamin C. Ayan. Tapos, healthy food. Most of the time, kumain lang talaga. Yun ang mga ginagawa kasi hindi naman talaga weak. Ayun, so, iba syempre. Okay, so, I'm still thankful kasi hindi kami weak, hindi kami pareho ng ibang mga tao na nasa ospital talaga, diba? Tapos, syempre, may dalawa pa yung anak ko. Ay, naku, naman, Diyos ko, Lord, in Jesus' name, nagaling din kami later on. Hindi ganun kami lumalabas. Lumabas lang kami nung nakaraan yung nag-vlog ako ng, ano, where to buy cheapest clothes kasi pumunta kami doon sa thrift shop yung mga maraming mga bilihin, so siguro doon nakuha ng husband ko yun kasi grabe ang ano niya, lakad niya doon sa mga toy section para sa baby namin. Yun, baka doon niya nakuha or whatever, so we don't know, or maybe from his work, we don't know kasi after that, yun na nga, nagka-ano na siya, nagka-fever na siya. So, ayun na kung from work or from that time na nag-shopping kami. So, hindi ko lang alam. So, for now, ang ginagawa namin, nag-disinfect lang kami sa lahat. Dito sa bahay, nag-bleach kami sa lahat para, you know, malinis-linis din. So, sa lahat ng mga nandyan, keep safe everyone. Hindi talaga ako naniwala sa virus, but I think this is it. Hindi naman talaga siya worse, pero yung mga symptoms na mawala ng smell, wala ng panlasa, and ano, different symptoms kasi, maybe it depends on your immune system, kung ano yung, di ba, yung nire-repair ng immune system mo, yun yung mangyayari yata or maging symptoms mo. So, iba-iba ang symptoms natin. Actually, but we're still thankful kasi hindi kami weak. Yung immune system namin medyo malakas-lakas pa. Diba? So, thankful. So, okay lang kami. Okay lang naman kami. So, COVID-19 is real, mga sis. COVID-19. Oh my God. But, thanks God. Kasi, malakas pa rin kami. So, yun lang yung mga symptoms na nangyari actually. So, for now, magpa-quarantine muna kami. Hindi pa tapos yung quarantine namin and still doing our best na makarecover then later on. Huwag naman yung baby ko, yung isa kong anak ko pa. Naman, in Jesus' name, na mawala na siya lahat. Huwag naman maging contagious, diba? And so, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe to my channel and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng mga videos ko, coming videos. Ayan, so I think that's it.
Keep safe, everyone. Thank you for watching this video. I hope everyone is safe. And see you all in my next vlog. Bye-bye. Bye-bye.